Ayan, good morning mga ka-techwiz. All right, so panibagong araw na naman ng Biyernes ang dumating sa atin. Panibagong araw para tayo ay tumuklas at matuto ng bagong aralin. Yan, magandang umaga muli sa mga taga-subaybay natin, no? Unang-una yung mga ating mga kasamahang techwiz, mga estudyante, mga kapwa-guro at mga school leaders kasama ng ating mga school principals. Ayan. And yung iba't iba pang bahagi, no, ng ating pagkatuto. Ayan, kasama si nanay, tatay, tito, tita, ate at kuya, lola at lolo. Ayan, so sige, basa lang muna tayo ng konting comments. Ayan, so from Adrian Ray Rivera, good morning po. Ayan, good morning sa'yo Adrian, and ganun din kay Jeld. Tama ba yung basa ko? Jeld Jose, ayan, good morning sa'yo. Kahit secret yung message mo. Baka mamaya kasi dito ako nagbabasa sa ano sa StreamYard. Baka mamaya GIF to or pictures hindi ko mababasa, sorry. Ayan. Anyway, good morning. Ayan, so welcome po ulit sa Itulay Online Learning Tutorial. Okay. Ayan, so muli ang ating aralin ngayon or ang subject natin, rather, is computer system servicing for grade 11. At tayo po ay nasa quarter 1 pa rin at week 6 na tayo. Ayan, konting kembot na lang, no? Mabubuo na natin halos ang first quarter. Ayan, good morning, Nenet Balino. Good morning sa'yo. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon at aalamin at ating aaralin ay ang prepare and create bootable USB device or USB installer yung tinatawag natin. Ayan, sige, kung handa na kayo, tara, simulan na natin ito. Ayan, so muli, ako po pala si Tutor A, ang inyong tutor for Computer System Servicing NC2 Senior High School ICT. Matutunghayan niyo po ako every Friday sa ganap na alas 9 hanggang alas 9:40 ng umaga. Dito lang po yan sa official Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, at sa kanilang YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech, at DepEd TV. Ayan, sige. Mga minamahal na taga-subaybay, mga ka-techwiz, i-invite nyo pa ang inyong mga kaklase para sa pagtutok sa ating lesson ngayon. Sige. Okay, so quarter 1, week 6. So from the curriculum guide ng CSS, learning outcome number 2 is prepare installer. At the end of our tutorial, you are expected to, okay, define the different factors in boot devices and also create bootable USB device. Ayan, so natatandaan natin, last week pinag-usapan natin yung BIOS, no, yung basic input-output system, na kung saan ito yung sinatawag nating environment bago tayo mag-boot sa ating operating system para i-configure natin yung iba't ibang system information ng ating computer, lalong-lalo na yung date and time, and then what else, yung iba't ibang mga settings sa ating computer, nandoon ang CPU configuration, no, and also yung boot management or boot manager natin or tinatawag nating boot priority, no, na kung saan yung gagawin nating tutorial na ito ay may kinalaman pa rin. Sinasabi nga natin na prerequisite, no, bahagi ang nakaraang talakayan tungkol sa BIOS configuration papunta rito sa paggagawa ng bootable USB device. Okay, kasi sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng operating system installer ng isang Windows operating system bootable installer. Okay? Sige. So, ano ba yung mga key terms, no, na kailangan nating tandaan or kailangan mapamilyar tayo, no, kapag pinag-uusapan natin itong tatalakay natin, no? So, una, no, yung boot or yung tinatawag natin booting, no, is the process that loads the operating systems and prepares the system for use. Ayan, so
Ito rin yung tinatawag nating pag-turn on sa computer, no? Pag turn on mo yan, automatic, binut mo na yun, no? Binut mo siya, so automatically yung signal, no? Pag pinres mo yun, mag-create ng signal yon papunta sa motherboard, no? Then it will loads, no? The operating system. Pero bago yun, di ba? Natatandaan natin, si BIOS muna, ang unang iiral, and then doon na magaganap yung POS o yung power on self test, no? I-check niya muna kung okay ba, working properly ba lahat ng component na naka-attach sa ating computer system. And then, hahanapin niya na yung bootstrap loader, no? Doon sa ating operating system para i-hand over niya na yung operation kay operating system. And then, doon na magbuboot ang ating user environment. Okay? So, yun. That is boot or booting. Then, also, we are going to tackle the bootable media. So, ito na yun yung mga bootable devices, no? Mapa CD man yan, DVD, no? Even yung hard disk natin, bootable yan kasi dyan tayo nag-i-install dyan natin ni-install yung operating system. And also, yung ating USB na kung saan, ito yung magsisilbi installer natin para ma-install naman nating operating system doon sa ating storage device. Alright? So, ano ba yung mga ginagawa ng bootable media? No, una, it used for operating system installation, no? And also for data recovery. Number one, kapag nako-corrupt yung system, no? Halimbawa, kay Windows, madalas sasabi ano na may mga na-encounter tayo, yung tinatawag natin boot loop, no? Paulit-ulit lang na lilitaw yung icon ni Windows. Tapos yung kanyang parang bilog-bilog, no? Na yung dots na circle. Then, to turn off. Then, turn on ulit. Ganun ulit. Repeat lang iyon. No, ayun tinatag na boot loop. So, it's a sign of a defective or sinasabi corrupted operating system. Yan, no? So, yun. Ginagamit lang din natin itong mga bootable media for data recovery din. And also, to recover yung mga ganong corrupted operating system. And also, yung for hardware and software troubleshooting. Alright? Yan. And also, meron din tayong ma-encounter yung ISO. Ayan. So, ISO is the International Organization for Standardization. So, sila yung ahensya, yung organization, no, na pinamumunuan or binubuo ng iba't ibang volunteer, no, sa iba't ibang karatig ng mundo para gumawa ng isang technical standard kung paano gagawin, kung ano yung standard procedure ng isang gawain, no? So sa totoo lang, ISO hindi naman siya yung acronym na ibig sabihin International Organization for Standardization. But when we say ISO, it is the International Organization for Standardization. So ISO is derived only from the Greek word meaning isos or meaning equal, no? Sabi nga ng ISO, ng International Organization for Standardization, no, whatever the country, whatever the language, the short form of our name is always ISO, no? Equal, no? Yun yun. Okay, kasi rito kakailangan din kasi natin yung ISO file yan para ISO file ng ating operating system na gagamitin upang makagawa tayo ng bootable USB device or operating system installer. Okay? So, yun yung ayun din yun. It corresponds pa rin sa inilatag na standard ng International Organization for Standardization. Okay? Okay. Now, we're going to talk about the process of booting, no? Yung proseso ng pagbo-boot. Okay? So, the process of booting, no? Kasi yung computer daw, no, it contains yung tinatawag nating tiny program, no, yung tinatawag nating bootstrap loader, which load and run a program found on a boot device. So, matatandaan natin no nakaraang linggo pinag-usapan natin, no? Yung BIOS or yung basic input output system na kung saan
pag tinurn on natin computer, pag magse-send ng signal 'yon, then unang iiral, 'yan si BIOS chip, no, yung tinatawag nating firmware, no, i-check niya 'yon, yung system information, and then pupunta na sa power on self test, no, check niya yung mga components, and then hahanapin niya na yung tinatawag nating bootstrap loader. So, si bootstrap loader, that is the tiny program, no, na naka-reside doon sa ating storage device. Sa ating, let's say, hard disk or solid state drive, no? Tapos, pag nakita na ni BIOS yun, yun yung tinatawag na, i-turn over niya na yung process ngayon kay bootstrap, tapos doon na mag-load yung operating system natin. That's what, kaya yung sinasabi ng boot device doon, doon yung hard disk natin, yun yung hard disk natin kung saan naka-install yung ating operating system. Okay, maliwanag tayo ron. Ayan, very good. Ayan. So, good morning, Jasmine Bernalte. Ayan, good morning, Nak. Welcome, welcome. Ayan, sige. Sunod. Ayan. Okay, so meron naman daw tayong tinatawag na warm boot versus cold boot. Ano ba yan, sir? Para ngayon ko lang po narinig yan. Ayan. So, cold boot, ito yung tinatawag nating hard boot, no? Meaning to say, to start up a computer that is turned up. From cold boot, yung tinatawag nating cold boot, nakapatay yung computer or yung laptop or yung desktop, no? Once in-start up natin yan, ang tawag natin yung cold boot or hard boot. Bakit cold boot? Kasi cool siya eh. Hindi naman siya in operation, no? Kaya siya tinawag na cold or hard boot, no? Meaning to say, hindi pa siya gumagana. So, papaganahin mo pa lang siya. That is what we call cold boot or hard boot. Yung opposite naman, yung tinatawag nating warm boot, no? Also called soft boot to restart a computer. Meaning to say, in operation ng computer natin, no? We are going to just restart it, no? So, that is what we call warm boot, no? Kasi, in operation, meaning to say, mainit na siya, no? No? That is what we call soft boot. So, to restart a computer. Okay tayo? Malinaw? Ayan, sige. Ayan, so, those are the mga key terms, no, na kailangan lang natin mapamiliarize sa gagawin nating pag-create ng Windows installer. Ayan, using flash drive. Ayan, gagamit tayo ng flash drive. Ayan. Okay, so USB flash drive, at least 8 gig storage capacity at least. Kasi ang i-download nating ISO file, no, is both 32 and 64 bit na siya. Okay, and also, yun nga, isinabi ko ISO image na i-download natin dito sa site na ito. Ayan, and then, of course, yung computer natin. Okay, so kailangan natin yan. Okay. So, ready na ba tayo? Sige, let us do this. So, may i-play muna akong video, alright? Para ipakita ko sa inyo, paano pa tayo magda-download ng ISO image. Ito, yung i-download nating ISO image is directly from Microsoft, tawag dito, website. So, meaning to say, hindi ito yung makikita natin na sa internet na maaring, ano na, na tawag dito, na modified na, ito talaga fresh from Microsoft, yung ISO image na i-download natin para mas safe tayo sa gagamitin nating ISO file. Okay? Sige. I-play ko lang yung video kung paano natin siya gagamitin. Ayan. Direct pa ano nga po ng video. Yan, pa full screen na lang po direct. Thank you. Ayan, so mag-open tayo ng web browser natin. No, tapos sa web browser natin na yon, yan, itatype lang natin www.microsoft.com/n-us/software-download/Windows 10. Yan. Yan, lagay lang natin.
sa web browser. Yan. Tapos, dadalhin tayo dyan sa, ano, sa interface ng website. Then, i-click-click natin yan, yung download tool. Yan. Sa download tool naman, dyan natin i-download yung media creation tool. So, this is an applet, no, that enables us to download the ISO image directly from the Microsoft. Okay? Yan, download muna natin. Yeah, so another thing, no, mas advisable na meron kayong stable internet connection, of course, para mas mabilis, no, na pagda-download. Okay, yan. Tapos, once downloaded, puntahan lang natin yung folder kung saan siya na-save. And then, ayun na, right-click lang natin. Then, run as administrator. Okay. Yeah, so ayan yan yung lumilitaw na ano na yon na square. Yeah, so ito na yung lilitaw noon. So antayin niyo lang ng kaunti. So again, itong ginagawa natin, magda-download muna tayo ng ISO file, no, directly from Microsoft website. Pero bago 'yon, dinownload po muna natin yung media creation tool nila, no? And then we're going to execute that, and then using that application, eh naman yung mag-uugnay doon sa server ni Microsoft para ma-download natin yung kinakailangan nating ISO file. So this time ang ginamit natin or ang kukunin or i-download natin ay ang Windows 10. No? Oops, nagalang. Yan. So, after ng ikot-ikot na yan, no, ng processing na yan, ang susunod na lilitaw dapat dyan ay... Ayan, oops. Tatanungin tayo. Parang may delay dito. Sandit lang ha. Recorded ko kasi ito kanina, no? Sige, hintay lang na. Hintayin lang natin yan, ha? Direk siguro i-play ko na lang to dun sa ano ko sa extended screen. Pa-stop na i-stop ko na siguro muna kasi para may delay eh. I-stop ko muna to direk. Yan, remove from sim ka. Okay, so i-play ko siya directly na rito sa ano natin. Sa extended monitor. Just lang ako. Ayan. So, mga katekris, ito wala tong audio, no? Ayan, okay na. Thank you, Direk. Nang play ko lang. So, yun. So, open lang ako ng web browser. Then, tinype ko yung, ayan, yung website kung saan natin i-download yung media creation tool ni Microsoft. After natin ma-download yun, i-install, i-run lang natin yun, i-execute natin program na yun. And then,
It directly connect us into the server of Microsoft for us to be able to download the ISO image that we wanted to download. Yan. Sige, isip ko lang konti. Yan. So, lalabas yan. Yung... Kung nag-agree ba tayo sa... Ayan, dyan. Which is, syempre, babasahin natin kunwari. Ayan. No? Ayan. So, accept lang. Then afterwards, na-skip ko lang konti. Para at least nakikita niyo yung mga sunod-sunod na procedures. Oops. Ayan, so magtatanong yon kung mag-recreate ba tayo, i-update ba natin yung computer natin, or da-download natin yung ano yung ISO. Ayan, no? So what we're going to select is create installation media. Ayan, yung USB flash drive, DVD, or ISO file. Okay, so ito yung pipiliin natin, ha, yung create installation. Wag yung upgrade this PC now. Ayan, then click next lang. Ayan, tapos uncheck nyo muna to, yung use the recommended option for this PC. Ayan, ayan. So both, meron kasi pagpipiliin 32 or 64. So, both yung pinili natin. And then, dito kasi, ang gagawin natin ay ISO file yung i-download natin. No? Hindi muna tayo directly sa USB flash drive. No? Ang gagamitin kasi natin sa pag-create nito is yung tinatawag nating dispart method using the command prompt. Okay? So, we use ISO file. Yan. And then click next. And tapos it prompt you kung saan natin i-install yung ISO file. So ako sinano ko lang doon sa desktop. Okay, so medyo ito yung matagal sa kaya kailangan natin stable na internet connection, no? Ayan. So progress niya zero. Kaya inano ko siya, eh, ni-record ko siya para at least hindi tayo maghintay ng humigit kumulang na isang oras. Yan, so progress niya 2%. Fast forward lang natin, no? 16, 35, 50, 68, 82, 89. Ayan, going up, 93%, 98, ayan. And, oops. Ano nangyari? Yan. Antayin natin ito 98 para kung ano yung susunod na display. Yan. So, 99%. So, kaya kailangan bilang isang, yan, so, nag-100% na siya. So, verifying your download now. So, antayin lang natin. Ayan, sige, habang naghihintay tayo ng progress, shout out muna tayo, yan, kay Tutor Paolo. Good morning, Tutor Pao. And kay Jolan. De La Cruz, yan. Good morning sa'yo, Nak. Good morning. Thank you for viewing, mga ka-tech quiz. Okay, keep your comments coming, mga greetings. Baka meron may birthday sa inyo. Happy birthday sa mga nagbe-birthday dyan. Ayan. So, ganun din. Skip ko lang, no? Para masaya. Oops. So, but ata. So, after this, ano yung susunod? And oops, after verifying your downloads and creating Windows 10 media na, so may progress on the percentage. So skip lang tayo dyan.
45%, going 53, going 58, 62. Oops. Yeah, so good morning, Loreto Francis. Good morning sa'yo. And ayan, sabi ni Tutor Pau, pabati po sa mga student ko na nanonood ngayon, TVL 12C, Pablo Roman National High School. Ayan, pagbati sa inyo mga anak. And to Ma'am Rebecca Basa, ang co-advisor ng Tutor Pau. Wow, sana all may co-advisor. And also, Tutor Lon. Ayan, happy viewing, Tutor Lon. Yan, sir. Tutor Pau, sana all may co-advisor, ah. Ano ba yan? Shadow teacher ba tawag natin doon sa mga ganun co-advisor? Ayan, Ma'am Lisa Ramos, pabati din po sa mga learners natin ng TVLCSS 11 na nanonood mula sa Apari School of Arts and Trades. Wow! Apari. Happy viewing po, Teacher Lisa Ramos. Yan, welcome po. Yan, so ang progress natin is 86% na po. I think I'm on hang. Nag-ahang din. Ah, hindi naman. Yan. Eight. Yan. So, 95 na tayo. Getting there. 98. Yan. Konting kembot lang po. Okay. Again, tong procedure na ito, medyo matrabaho, medyo mahaba, pero at least safe tayo. Bakit? Kasi, again, ulitin ko po, direct clip na po nating dinownload, no? Sa Microsoft, no? Microsoft website, no? Yung ating ISO image. Yan. So, good morning, Ma'am Evangeline Sahagun. No, from Santa Rita National High School, Cabiao. Ayan, welcome po. So, yun. So, tapos na po. Na-download na po ang ISO file natin. So, we're going to open lang. Ipapakita niya naman po kung saan na-save, no? Na-folder. So, yan. So, kiklik lang po natin yan. Automatic naman. I-redirect na tayo doon sa folder kung saan naka-install ang ating ISO na dinownload. Again, ang ISO na dinownload po natin is Windows 10, both 32 and 64-bit. Okay, para po all, ano na tayo, hindi na tayo mahirapan kasi baka mamaya yung gagawin nating device ay supported pala is 32 or yung iba naman 64. At least, safe tayo. Di ba? So, ganun lang yun. Kaya kailangan yung USB storage capacity natin is medyo mataas. Okay po? So, nilocate ko na siya. Ayun na siya. No? Ayun na po yung ating dinownload na this image or yung ISO file, which is, ang size niya is 7.37 gigabytes. Ayan. Okay? So, ganun po ang pagda-download ng ISO file. Okay? And then, pakita ko na po sa inyo kung nasa niya na-download natin na yan. Wait lang po ah. Bear with me. Ayan. Yan. So, ito na po yung file natin, ISO, yung na-download natin. Okay. So, yung kanina recorded lang po yan para hindi tayo matagal lang kasi it takes more than 50 minutes, no, yung proseso ng pagda-download. Yan, so good morning, Atina Micaela. Hello, hello, anak. Welcome. Ayan. Tapos, ang gagawin na natin ngayon ay, kukuha na tayo ng ating USB. Ayan. So, direct pa, ano nga po ng aking face. Papakita ko lang po yung, ano, yung USB. Ayan. Or teka lang, Derek, baka pwede rito. Ayan, dito na lang pala. Ayan, okay lang yan, Derek. Ipapakita ko lang itong
Ayan. So, ito yung ating USB. Ayan. Ayan. So, ang size ng USB natin ay 32 gig. No? Yung ating USB. Ayan. SanDisk ang pangalan or brand name. Ayan. So, at least, di ba, ang sabi ko kanina, 8 gig. Okay. So, ayan. Good morning, Raven Rojas. Welcome. Happy viewing. Ayan. So, what I am going to do is i-insert ko na yung USB na ito, no, sa ating, pakita ko lang. Yan, so insert ko na USB na to sa ating laptop or computer na gamit natin. Yan. Insert ko lang siya. Okay. So, once na-insert ko na po siya, yan, mag-prompt yun sa aking system. Yan. So, ayan, nakita niyo, format this. Sige. Cancel ko muna. Okay. Now, ang gagawin naman natin, no, kailangan naman natin pumunta from start, no, i-open lang natin CC command prompt, si CMD, type lang natin CMD. So hindi ko siya mapapakita kasi magdu-duplicate yung ano natin, yung anyway, sige, pakita ko na rin naman. Direct magpapalit po ako ng screen, eh, saglit po, stop screen po ako. Then, mag-share ano po ako. Itong screen one ko po. Ayan. Oops, ayan. Okay, so, na-insert ko na po yung USB. Then, from dito sa start, ayan, click ko lang po yan. Tapos, type natin CMD. Ayan, tapos, right-click natin. No, then, run as administrator. Kaya ang gagawin po natin dito, i-format po natin ang ating USB na in-insert. Okay? Once pinormat na natin yun, ay once niran as administrator na po natin, ayan, ito na po yung lilitaw. Okay, so ang gagamitin na po natin dito is yung this part, no? This part method using command prompt. Okay, so tatype muna natin yung word na this part or this partition, no? In short. Ah, ibig sabihin ko yung mahabang pangalan niya. So, enter lang. And then, after that, no? Antay lang natin. Litaw yan. Yung word na this part. Then, type natin list this. So, uutusan natin siya na i-list yung lahat ng this na naka-connect. Yan, sa ating computer. So, ano to ah? Maging maingat. Kasi, automatically, si this zero, yan, yung size niya, 1,863 gigabytes, ayan yung ating hard disk. Oh, excuse me, dyan naka-install yung ating operating system. Sa this one naman, ayan po yung kinabit natin or yung gagamitin natin ng bootable USB. No? So, kailangan maano natin yan, ma-identify natin mabuti kung alin yung USB natin dyan. So, this time, this is, si USB natin ay yung this one. Okay, so what we're going to do, type select, space, this space, tapos yung USB natin, which is 1. Then, enter. Ayan. So, this one is now the selected disk. So, siya yun, yung ating USB. Then, after that, ang gagawin natin, since selected na siya, type natin clean. Ayan. Ayan. Tapos, after this part succeeded in cleaning the disk, yung ating USB, we're going to type create partition primary. Pero para mas maikli, ano na lang, yung partition, gawin nating part space, yung primary pry. Yan, create part pry. Ang meaning yan, create partition primary. No? Then, enter lang natin. Okay, so, succeeded in creating this specified partition. Then, we're going to select yung ginawa nating partition. So, select partition. So, pinaikli ko lang yung word na partition. Part 1. Again, si 1, siya yung ating USB. Yung ating i-format para gawing bootable USB.
Okay. Then enter. So partition 1 is now the selected partition. Now what are we going to do? We have to mark it as active. So type natin active. Then enter. Yeah. So this part mark the current partition as active. Then after that, dun na natin siya i-execute na ifo format. So for type natin format. No? Space. SFS. Ibig sabihin niya file system. Ang file system natin equals NTFS. Yan. Then, quick, para mas mabilis. Okay, format, space, FS, equals NTFS, space, quick. Then, enter. Yan. Okay? So, antayin lang natin. May kahit paano mabilis naman yan. Ayan, so completed na. Tapos, ang gagawin natin, assign, para makapag-assign tayo ng drive letter sa ating ginawang USB. Ayan. So, ang drive letter ng ating USB now is letter H. Ayan. Letter H. Hindi lang siya nag-ano. Oops. Ayan. Okay? So, okay na tayo, no? Then what we're going to do is pupuntahan naman natin yung dinownload nating ISO file. So, dito, yan. So, oops, nandito pala siya sa extended. So, ito na yung ating USB, no? Na gagawin bootable. Okay, so hindi pa siya bootable. Finormat muna natin siya. Okay? So, puntahan naman natin kung saan natin dinownload yung ating ISO. Oops. Ayan. Okay. Yan. Then, ito ay gagawin natin, imamount naman natin siya para maging lumitaw yung mga files niya sa loob. So, right-click lang natin yung ISO na yun. Then, click mount. Yan. So, ito na siya. Okay? So, yung ating ISO file ay nasa drive F. No? Ang ating bootable USB IH. So, keep in mind din pagkakaiba niya. Okay? Then, next, what are we going to do? No? So, punta ulit tayo sa tawag dito. Sa ating this part. Type natin CD boot. Oops. Ah, sorry. So, close lang natin yun. Then, CMD ulit. Right click. Run as administrator. Yan. And puntahan muna natin yung ating tawag dito USB. So this time ang USB natin ay H, no? So tatype natin diyan H, enter. Ayan, so ayun na yan. Siya na yan, ito. Yung ating sana yan. Ito. Ayan yung ginawa natin, pinormat natin kanina na USB. Okay? So, pupunta natin siya. And then, we're going to type CD boot. Oops. Ah, sorry. I'm so wrong. Close ulit natin ah. Open ulit tayo yung CMD. And click ulit natin. Run as administrator. So, this time, ang pupuntahan po natin, sorry, mali ako kanina. I sit corrected. Nakasit kasi ako. So, ang pupuntahan natin yung ating minount na file ng file ng ISO, which is letter F. Ayan. So, F. Sorry, I'm just confused kasi bihira ko or hindi ko talaga pina-perform ito kasi more on Rufus. Yan. Okay.
Ito kasi yung manual method para at least ano tayo. Well-rounded sa paggagawa ng bootable USB. Yan. So, type CT boot. Yan. Then, we're going to type boot, bootsec dot exe or exe space forward slash nt60 slash tapos yung drive letter ng ating t60 space tapos yung drive letter ng ating USB yung finformat natin which is letter H. Yan, then enter. Yan, so yan, so ayan dapat lilito up successfully updated NTF France system boot code. So boot code was successfully updated on all targeted volumes. Ayan. So we can exit na. No? Yan. Tapos, ang gagawin natin, select lang natin to. Shortcut to ah. Shortcut na natin. Control C. Tapos, kocopy na natin dito sa ating Edge. Kasi bootable na siya. Na-copy na natin yung boot sector. Or, no? Yan. Tapos, paste lang natin yung files from mounted dito, from mounted ISO, kung saan nasan yung mga files natin, no, to our USB. Okay? So, ganun lang siya. Alright? Okay, so, antayin nyo lang mag 100% yan, pero for the sake of tawag rito, demonstration, so, nag-prepare na po ako, no, ng tawag rito ng bootable media. So stop sharing muna ako ha. Babalik ako sa isang monitor. Yan, sa extended natin. Yan. Then share. Yan. So, ito na yung nagawa nating bootable USB. Yan. So, nakita ba natin? Yung isa kasi, nagkokopya pa, medyo matagal yon. So, ito na yung nagawa ko before. Yan. Tapos, ito yung ating laptop. Sige, Direk, pa ano na lang po, pa full screen po na ano, screen. Ayan. Thank you, Direk. Ayan. So, insert ko na ito. No? Insert ko siya sa ating laptop. Yan, hanapin ko lang kung nasa yung USB port na ito. Ayun. Yan. Okay. Then after that, no? Tatandaan natin, last week, pinag-usapan na natin ng BIOS configuration para ma-access natin yon. Of course, we have to turn on our computer and then we have to know ano yung key para ma-open natin or maka-enter tayo dun sa BIOS utility interface. Okay, so it's either F2 or delete key. So, in-insert ko muna yung bootable USB natin, then power on. Upon powering on, pressing the power button, no? Click na natin delete or F2. Yan. Ayan. So, yun. So, nag-work siya. Ayan. Nandito na tayo sa BIOS. Okay. So, ang gagawin kasi natin dito, i-check natin kung working ba ang ginawa natin or ang pin-repair ni Sir na USB bootable. Ayan. Ayan. So, sa boot natin, so, ang sa option 1 natin, ayan, ito si UFI. Ayan yung ginawa natin. Then, save lang natin. So, wait lang natin mag-boot ng ating computer or ang ipo-format natin or rather yung i-installan natin ng operating system. Ayan, so nagkaroon siya ng secure boot violation. So dahil ito, no, naka-enable kasi yung secure boot. So kung na-encounter niyo yung kanyang error, so punta lang ulit kayo
dun sa BIOS utility configuration interface, no? Then puntahan niyo yung secure boot tab. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. So sa security, ayan, sa secure boot menu, ayan, disable natin. Okay? So di-disable natin 'yan. Kasi UEFI na 'tong ano natin. Tapos sa boot override. Ayan. So, ayan lang natin yan. So, save lang muna natin yan. Ginawa natin. Disable natin yung secure boot. Yung secure boot mode niya. Kasi mag-install tayo ng ibang panibagong operating system. Ayan. So, yun. So, nabasa niya na. Ayan yung ating bootable USB. Okay? So, yun. So, ganun ang paggawa ng hindi ko na ipapakita yung installation proper. Kapag limitaw na yan, ibig sabihin, okay, yung ginawa natin bootable USB. Okay? Ayan. So, stop sharing na ako. Ayan. So, ganoon, tawag dito, ganoon yung proseso. Medyo matrabaho at first, pero pag nasanay na kayo, ay, ano na lang yan. Ika nga, yung sa word is, ano na lang yan, tawag rito, sisiw na lang, higa nga. Ayan, pakita ko sa inyo itsura pala. Ayan, o. Ayan na itsura ng ating environment. Ito na installer natin, di ba? Okay. Ayan siya. Oops. So, ayan. So, ito, i-discuss ko to next week, yung installation naman, para at least... Kasi medyo mahaba kasi oras no na ginugugol dito. Anyway, nag-extend na tayo ng more than 10 minutes. Ayan. Sige, balik na tayo sa slides presentation. So, ganun lang kung tutuusin. Kasimple ang paggagawa ng bootable USB installer. Ang importante lang, syempre, kompleto yung gamit natin. No? Meron tayong flash drive, then yung internet connection, no? And then yung computer. No? Para ma-download natin yung mga necessary tools na gagamitin natin. Ayan. So, good morning, Mark Makasibang, watching from Aparik. Again, welcome, Nak. Ayan. Pagbati po sa teacher ko na si Sir Paolo de Guzman from Christine Elida. Ayan. Winston Hernal. Ayan. Good morning from Aparik. Wow. Welcome, welcome. And also to Loreto Francis and Shirin Lumasag and also Eliza Velasco from ICT 11 ONHS Maine, ayan, and Ma'am Nilfa Balasado, ayan, watching from Balon Elementary School, Tudela District. Good morning po, ayan. So, ayun po ang kabuuan ng paggagawa ng bootable USB. Okay, so, without any questions pa ba? May questions pa po ba tayo? Ayan, so, with that, kula ng question, of course, yan. Quiz time na po tayo. Okay? Yan. Sige. Number one. It is also called hard boot. Yan. A, bootstrap loader. B, cold boot. C, flash drive. D, warm boot. Sige. Put your answers in the comment box. Sige. Ano ba yung hard boot? Hard boot. Parang si, ano ba yun, si Crush? Hard to get. Joke lang. Ayan, sige. So, hard boot is, tinatawag din natin, cold boot, no? Ayan, ito yung i-start natin computer as in from a cold state. Naka-turn off siya, no? Kaya hard boot or cold boot. Ayan, okay. Okay, next. Number two. It is also called soft boot. O kanina, hard boot. Ito naman, si soft boot. Sino kaya si soft boot? A, bootstrap loader. B, cold boot. C, flash drive. D, warm boot. Yan. What is the correct answer? Ayan. So, it is letter
The warm boot, di ba? Ito yung tatawag nating from in operation yung computer natin. Tapos, i-re-restart lang natin siya. No? Soft boot is same with warm boot. Ayan, tama si Loreto Francis. Yan, very good. Next, number three, bootable media used to. O, saan ba natin ginagamit yung bootable media? Yun, yung ginawa natin for data recovery. B, installing operating system. C, hardware software troubleshooting. Or D, all of the above. Saan ba natin ginagamit yung bootable media? Yung pinag-usapan natin kanina yan. O yung tinemonstrate ko rin kanina. Yung pinakita ko. Okay, that is letter D. All of the above. Yan, very good si Francis. Attentive. Okay. So, bootable media used to install operating system for data recovery and hardware and software troubleshooting. Ayan, okay. Next, number four, it is the process of loading the operating system. Medyo tricky to. Again, it is the process. Ano tawag natin sa process na yon? A, boot or booting. B, bootstrap. C, operating system. D, storage media. Again, it is the process, proseso of loading the operating system. Again, process siya, process. Ano yan? It's letter A, boot or booting. Process eh. Now, susunod, bootstrap loader is a tiny program which will load and run a program found on a boot device. Is it true or false? Na si bootstrap loader ba yon? Okay, true. Yan. Kanina kasi sa number 4 kasi yung process eh. Ang process ng ganon ng pagpuboot ng operating system is yung boot or booting. Si bootstrap loader naman, again, bootstrap loader, ito yung tiny program na hahanapin ni BIOS kay hard disk kung saan naka-install yung operating system para ipapasa niya na yung system tawag dito, control. Okay, so bootstrap loader yon. Ayan, tama si Mark Jake Makasibang and si Loreto Francis. Ayan, ma'am, bigyan niyo po ng ano to, ng plus 10, direkta na sa card. Yung dalawang ito, very attentive. Ayan. I think ang teacher nila ata si Ma'am Lisa Ramos. Hindi ako nagkakamali, ano? Ayan, Ma'am Lisa, direct na po sa card. Okay. So, that's it. No? Natapos na naman ang isang makabuluang araw ng ating pag-aaral, no, sa Computer System Servicing. Muli, kami po ang team ng Senior High School Information and Communications Technology TVL. Kasama po namin si Tutor Pau. And ako po ang inyong lingkod, Tutor A or Tutor Rin and Tutor Bell and Tutor Lon. Okay? So, yeah. So, angas. Yeah. So, magkita-kita po muli tayo next Friday at 9 a.m. to 9:40 a.m. Medyo nag-extend lang po tayo ng more or less 16 minutes na. So, same, ano po tayo? Channel talaga, no? Same Facebook page, DepEd Ethic Unit and DepEd tayo. And also, YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV. Ayan. Muli ako po si Tutor A.